Good morning. Let's go. Let's go. Kahit ang dulo ay di matanaw. Ano mang hirap ng buhay, pangarap ay tagumpay. Ituloy lang ang sipag sa dulo'y kutulad. Tayo tumalo at tayo sumigaw. Maghawak-hawak tayo'y sumayaw. This is our show, this is our time. Kapamilya forever. It's showtime! Yes, lunes na naman kaya umpisahan na ang isang linggong good vibes dito sa Showtime! Yay! Grabe! Lunes na naman, napakabilis talaga ng araw. Malapit na magpasko! True! Ilang araw na lang. Totoo. Excited tayong lahat dyan. Kaya naman kayo mga Showtime Onliners, kung excited din kayo for today, nako mag-tweet, mag-comment, mag-react, gamit pa rin ang ating official hashtag for today. Hashtag Showtime Tunog Biyaya. Yosh! And syempre, don't forget to subscribe and hit the notification bell. And syempre, we'd like to say thank you sa ating 1.34 million wow! subscribers. Wow! 50 million. At syempre guys, pwedeng-pwede nyo ding i-share ang link sa YouTube at Facebook. At pwedeng-pwede nyo din kaming sendan ng stars on Facebook and super chat on YouTube. Mm-hmm. And mismo, yan. Continue to send those supports and love mga Showtime Onliners. Pero ngayon, Lunes, siksik na siksik tayo dahil marami kayong maaabangan dito sa Showtime Online U. Unang-una na dyan ang Game Na Ba You? Quarren Sing Along. May my post lang and of course ang celebrity tweets. Wow, nako. Ayan, talagang excited tayo. Pero ito, simulan na natin ang kwentuhan at kantahan with our first performers. Wow, ang ating guest for today, up-and-coming P-pop idol. Whoa. Let's all welcome PHP. PHP. Hi. Good morning. Ayan, bati muna kayo sa mga Showtime Onliners natin. Go, go, go. Mabuhay, kami ang PHP. Yes. Yeah. Welcome to Showtime Online U. Mm-mm. Ayan, before anything else, please introduce yourselves. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po ang leader ng PHP, si Yukito. Ako po si Yuki. Ako po si Zio. Hello po, ako po si Charles. I'm JP. And I'm Rams. At ako po si J.O. Ay, bakit may nakabukod? Ano to? Explain ka, J.O. Bakit ka nakabukod sa kanila? Natatampo daw si J.O. Ano ba to? Natatampo daw. Kinaaway? Ano to? Actually po, mahaba pong story ah. Pag-usapan natin to ah. Pag-usapan natin. Baka pwede patugawa ng paraan o. Hindi, explain mo sige. Bakit nga ba ikaw ay wala? Hindi ka nila kasama? Kasi po last time po, ngayon po nasa States po kasi ako eh nung umuwi po ako, nagkaroon po ng pandemic kaya pinabalik po ako dito. Then yun po. Kaya po nandito pa rin po. Okay. Hindi naman pala inaway. Okay. Malinaw tayo dyan. Wala hindi, excuse lang daw yun pero yung totoo. Ah, did I? Anyway. Ano ba yan? Kung malaman. Tatataon ko na po ito. Pinag-aaway yung grupo. Pero syempre, dito na tayo sa kamustahan natin. Ano nga po ba yung pinagkakaabalahan nyo the past few months? Oh, naman ayun po. So excited po kaming sabihin sa inyo, di balita, no? Of course. Salamat din po nanonood nating mga supporters namin, ang Pearls United. Na okay. Finally po, no, pinaghahandaan po namin ang aming hashtag PHP Road to Debut para po maging official group na po kami. Yeah. Yeah. So mapapanood niyo po yung mga self-produced music namin sa YouTube. So hanapin niyo lang po PHP Music, nasa last
phase na po kami ng pag-release and ayun po, hopefully po after noon, mas matunghayan niyo po kami, matunghayan niyo po ang aming debut song. Ayan, bongga. Pero ito, tao dito, kwentuhan niyo naman kami kung ano ang na-discover sa sarili during the lockdown. Ako ano, natuto ako magluto. Uy! Congratulations! Congratulations! Mas maganda. Ako matutunan kung paano kumunti yung kain. Kasi... Meron ba ganun? Meron bang ganun? Oo, may ganun ba sa inyo? Actually po, malangin siya. Si J.O., since ano, mag-isa siya dyan. Oo. Yun po. Nandito kasi yung ano nanay ko po eh. Lagi ako pinapagalitan pag nasa bahay ako. May itotodo pa pala yun. May itotodo pa. Yun ang na-discover niya. Guys, pero ano po, kidding aside naman po, since first time po namin itong maging magkasakasama, si J.O. naman din po nakasama namin siya nung naging stay siya in the Philippines. But so far, ito po yung pinakamatagal namin pagsasama sa group. And na-discover po namin na ano po eh, kasi po lately marami pong problem because of the pandemic. So lahat po almost ng resources namin to release is medyo limited po, tsaka medyo problematic. Pero ang pinaka natutuwa kami ng discover namin sa isa't isa is kaya po pala, despite na ang daming problema, kaya po ng teamwork namin. Kaya excited po kami na makauwi na rin dito si Joe para mahandog na po namin sa inyo ang final output po ng PHP. Yeah. Okay. Yes. Meron na bang definite meron na bang definite na date na babalik si J.O. dito sa Philippines? Nasalubong natin sa actually wala pa naman pong final date kung kailan, pero very very soon na po. And yes, sana kaya pa rin pong maghintay ng mga supporters namin. Kaya it will be very soon. Kiniklaim na po namin yun. As soon as next year, makikita niyo po. Hindi, baka bukas na lang. Oo nga. Pwede rin. Actually, on the way na po. Yes, bro. Hey! G.O. kasi! Inabahala pa na natin ito si J.O. Pauwi na pala siya. Oo. Pero ito na banggit ni Yukito kanina na during the pandemic niya, nakapag-adjust kayo sa pamamagitan ng problematic na situation, natin ngayon. Pero aside from that, paano pa kayo nag-a-adjust sa new normal? Adjust sa new. Bali, ano po eh, adjusting to new normal siguro po. As a group po, ang ginawa po namin para ma-maximize namin yung time practicing, nag-stay in na po kami sa isang bahay. So magkakasama na po kami para kaya po nakagawa kami ng mga outputs kasi nung una po, nung unang months po nung first 4 months po nung pandemic, layo-layo po kami. So mahirap po gumawa ng output. And then nung medyo nag-GCQ na po, doon na po kami nag-decide na magsama-sama na po kami sa isang bahay para makagawa po kami ng mga outputs. And then yun na nga po, doon na po namin na-produce yung mga self-produced na pre-debut songs po namin na naka-upload po doon sa YouTube account po namin. Opo. So, kahit medyo ano rin po, kasi we're kind of like, of course, expecting na makapag-produce po ng something na that will be of, premium quality. So, which is yung po yung unang struggle po talaga, no? Kasi parang napanghinaan po kami ng loob na paano kami makakapag-produce nung ganun kung lahat ng resources namin limited. So, part po ng big adjustment namin po is to accept and kind of like resource everything po na talaga sige okay na to para mapagpatuloy natin yung passion namin. Kasi po yung pinaka problem po namin kasi pag huminto po yung po yung parang pinaka masakit na part. So ayun po, pinagpatuloy po namin. Ilaban lang, kaya yan. Kaya. Totoo, totoo yan. Pero ito guys, paano naman ba nabuo ang PHP, diba? San ba galing yung iba sa inyo bago or ano mga pinagkakaabalahan nyo bago nabuo ang grupo? Bali yung PHP po kasi is way back, hindi pa kami magkakasama pero group of performers na po kami from different groups nung una. And then mutual friends, may naunang version po ng PHP and then nag-rebrand po kasi kami. And these are the final set of members na po. So ngayon po, yun, setting na po kami dito sa upcoming debut po namin sa rebranded PHP.
Wow. So you guys are called PHP. Ano po ba yung reason or yung story behind the name? Okay, so ang meaning po na tumatayo pong press hit play ang meaning ng PHP. Marami po sa mga viewers natin ng medyo magugulat about the big change, but this is gonna be a part of the big announcement po na malalaman natin tomorrow. Ay, may pa-surprise na magaganap. Ay, hindi ba alam mo naman? Sure. Na-announce mo bukas. Sino po ako? Nadala po ako. Kalabag-smag na bukas. Oo, na-excited. Yes, apa. So press hit play po siya na kumakatawan po dun sa passion namin in our music. At sana rin po ma-share po namin yan sa lahat ng nanonood. Wow. Ang witty nung pangalan. Yun! Sino nag-isip niyan? Sino nag-isip niyan sa inyo? Ano din siya eh? Parang tumatatak din siya kasi PHP, di ba yun? Kaya siya nasa ganda. PHP, oo. May joke nga si Christoph dyan actually eh. Iba pa tumuba or wag na lang? Wag na lang! Pwede po. Laringin po lang guys. Pwede mo mag-tin at maglaki ko natin. Oo. Baka mag-usa tayo ng viewers. Pero ito guys, curious lang ang madami kasi sobrang ano boom ngayon yung mga ano, di ba? Pinoy pop. Ito, anong kaibahan ng grupo niyo sa ibang mga P-pop idol groups? Kaibahan? Sige. Kami po kasi yung group na kami gumagawa lahat. From composing songs, mixing, Sorry, hindi namin masyadong marinig, ano? Parang may alon. Lapit ka ng body sa mic. Laki na ba tayo ulit? Mic test. Laki ng lakas ng boss. Lakas ng konti ang boss. Mic test one. Good, perfect. Yan. Kami po kasi yung group na sariling produce, bali from composing songs, editing, mixing, tapos video editing na din po kami po lahat ng gumagawa. Wow! Galing! Talented ang grupong ito, ano? Pati yung choreography. Yayaman tong mga to kasi sila lahat. Oh, wala sila ibang binapayaran. Ayun na! Galing ah! Ano ba yan? Requirement, isa ba sa mga requirements yan? Ang member kailangan marunong mag-edit, may mga ganong extra talents. Nagkataon lang. Ayos ah. Matipid. Bukod sa matipid, talagang hands-on talaga ang grupo. Kaya po lalaki ng eyebags namin. Yun lang ang pero ito guys, nabanggit nyo na self-producing kayo guys. Pero ibig sabihin ba nito, kayo rin ang nagmamanage sa sarili nyo or you are under a management din? Oo. Kasi kayo nagpo-produce eh. Apo, so before po, we stand as an independent group po. Pero syempre po, may mga limits po tayo. Kagaya nga po nung sinabi ni JP, even though lahat po, kami po lahat nung gumagawa, may mga times po na medyo nahihirapan po kaming kumilos when in terms of connections, promotions, and also yung mga necessity po, lalo na pag online and mga events. So ang nangyari po ngayon is, luckily, dumating po to the rescue ang... meron po kaming management ngayon. So, po namin siyang i-reveal but yes. Mga bukas ulit siya, di ba? Bukas na eh. Pero, okay. Ayun po, alam po nung most of our viewers and supporters, alam po ay independent group kami, but meron po kaming management ngayon na tumulong po sa amin to make everything possible po until now. So, malalaman niyo po lahat yan. Soon. Very soon, ayan. Parang nabubuking natin ang PHP sa pag-guest nila. Very light, nabubuking natin. Almost. True. Ayan. Mm-hmm. Pero eto, dahil nga ang kaibahan nyo is producing kayo, sino ba yung mga sarili-sarili nyo naman mga musical influences? Start natin ni Gio. Siya muna. Ang haring ng letra. Bilang rapper po sa PHP, siguro ang mga ina-idol ko po si Laluni, Glock 9. Doon po ako nagbe-base ng skills. At sinusubukan pong gumawa ng kaparehas ng sa kanila. Inspired, no? Ganun. Mm-hmm. Okay. Ako naman po, ay sige po, Miss Janine, may
gusto ko pong malipo. Hindi, yun po. Tinatanong. Sige, continue po. Sorry, sorry. Sa akin po, ang music influence ko po si Miss Janine Berdin. Oy! Ay! Kaya naman pala. Naramdaman ni Janine. Naramdaman ng bawat isa, guys. Naramdaman ng bawat isa. Meron po. Ayun po. Influences po dito sa Philippines, right now po yung mga pinakikinggan po namin since pop music po is yung mga kanta po ni Sam Concepcion, si James Reid, Inigo Pascual. Yes. Yun po yung mga recently na pinakikinggan ko. And then sa international naman po, may ilig po talaga kasi ako sa boy band. So sila Justin Timberlake, mga ganito. Galing. Okay. Next. Yung ibang members. Kaya muna? Si Yuki. Local po, si Arthur Neri. If familiar po kayo. Si Arthur Neri po and si Bamboo po. Oy! Uy, wow! And pag sa international po, si Bruno Mars po. Oy! Naman! Mars. Mm-hmm. Okay. Iba. Late pa kasi ako naging mahilig sa music, pero nung time po na nag-start ako, mahilig, favorite group ko po is Icon, K-pop group po yun. Oy. And then sa Philippines po, kasi po yung tita ko mahilig kay Sara G, parang lagi ko po siya naririnig. Si J.O. Si J.O. isali natin ako, guys. J.O. Napapansin ko po, parang hindi na ako kasali talaga. Okay lang yun. Nakahiwalay ka naman eh. Ay, oh. Ako po host ka talaga ngayon, J.O. Host ka talaga, J.O. Yun pala yun. Sige, si J.O. naman. Ako po, ano, sa international, mga Pink Sweats po, yung mga chill na singers. And sa local po, siguro, kasi po rapper din po ako, so yung mga sila Glock 9 po, sila Shanty Dope, and also po MNL48, yan. May mga lagang pinag-alala. Oh, MNL! Cute! Swabe yun ha, swabe. Alright, sino pa ang iba? Meron pang to share? Si Yuki. Ako naman siguro si JP. Go JP! Ayan ang favorite international artist like Jonas Brothers, Osma, K-pop naman, Big Bang. Ah, okay. Po ako magkuha ng inspiration sa pagsusulat, sa paggawa ng music. Yun. Alright. Ako naman si leader. Si Michael Pangilinan, sa lalaki at sa babae naman, si Morissette Amon. Oh, hi, si Morissette. Wow. Yeah, ako si Janine Berdin talaga, si Miss Janine Berdin. Ay! Janine, pa-milk tea daw! I love it, Rabi! Anyway! Mukhang nilipat din ako. Nakaka-lurks talaga, oo. Pero eto naman, guys, paano nyo ba i-describe yung music ng PHP? Magandang tanong po yan. PHP music, ang music po ng PHP, mapapaliwanag po namin na parang kumakatawan sa bawat buhay ng bawat Pilipino po siguro, no? So kasi pag nagsusulat po kami ng kanta, actually minsan based po sa experience namin, based po sa experiences na nangyayari sa Philippines, like mga culture, mga kaugalian, mga ganun po. Doon po namin nahahangoy. So palagi pa din po namin naipapasok yung konsepto na dapat sa atin. Kasi yun nga po, sabi nga po, di ba, meron po ngayon tinatawag na P-pop rise. So, yes. Hanggat maaari po is, let's be Filipino.
True. Proud to be Pinoy, ganon. Tama. Totoo. Ganda. Totoo yan. Ganda. PHE, we're all very excited sa debut mo. Pero eto, meron po akong question sa ating group leader. Ano nga po ba yung responsibilities niyo po, Yukito, as a group leader ng PHE? Siguro as a leader, ang pinaka-unique trait po kasi namin is, although ako po yung leader, it doesn't mean na ako po lahat nung nagmamando sa lahat. So actually, more on like siguro po, more on like sa emotional support, tsaka sa more on the structural po nung mismong grupo. Kasi po, lahat po kami functions as one. So si Yuki po is nagmamanage po ng kahit anong sa mga directing, lalo na po sa dance and also mga videos. Si Charles naman po sa vocals namin. Si JP naman po sa technicalities ng mga music namin. Si J.O. po and si Zio is on more on raps. And si Rex naman po ang nag-help po sa lahat ng SNS namin. And also, siya na rin po yung sa may isa sa tumutulong kay Charles sa vocals. So lahat po kami is more on like, ako naman po like coordinating with all of them. Tapos po executing once it's final. So hindi po siya yung parang porket leader kayo, yung pinakamagaling porket leader kayo. Mm-hmm. Lahat po kami may voices po. Mm-hmm. Fair pa din talaga. Totoo. Ganun naman talaga dapat. Para magkaroon ito lang ng order, di ba? Yeah. Oo. Parang ganun. Pero ito naman para kay Charles, balita ko ikaw ay isa rin composer. Pero ito, saan ka ba kumukuha ng inspirasyon sa mga kantang sinusulat mo? Ayan. Ay, ayoko. Kay Miss Janine na naman po yan. Papamagalan. Ay! 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 Pag ako po'y gumagawa ng mga kanta, actually, halos lahat po ng sulat ko is based on my personal experiences. So, depends po sa mood, no? So, if ever may nangyari pong masaya sa akin, makakasulat po ako ng masayang kanta. If may malungkot naman pong nangyari sa akin, makakasulat po ako ng malungkot na kanta. If parang kasama ko yung barkada, makagawa po ako ng barkada song. So, parang ganun po. Oh, I interesting see. Yun ah. Mm-hmm. Pero eto para naman kay JP. Actually ito si JP at saka si Yukito. Nasubaybayan ko to dun sa isang search sa... Hello, buto na lang tayo kami. Buti nalala mo kami. Sa hello something. Ayan, oo. Hey. Sabi ni Ate Jean sa inyo. Pero eto JP. Ano yung hello? Sabi nila ikaw yung jack of all trades. I-share mo naman sa ating mga Showtime onliners bakit ka tinawag na jack of all trades. Ano pa bang mga talents na meron ka? Oh my God. Napaka-oh my God. Dito to yan. Siguro, ano lang, nagkakaroon yung day talaga. Kasi, bawat puro inaral ko lang din po kasi. So, siguro, ano lang, blessing na lang siguro sa akin yan. God. And ngayon, sinishare ko naman sa brotherhood namin. Gusto ko yung pagiging humble mo. Mas humble lang. Malayo mararating mo niyan sa pagiging humble mo. Ayun. Pero ito, question man for J.O. Bilang main rapper ng grupo, ha? Ano ang just relevance go ng nangyayari sa buong mundo? Tiyari. Pwede ka bang mag-sample ng rapping talent mo? Kung pwede lang naman, kung hindi mo trip, ipapa-sample pa rin namin kayo. Walang choice. Oo. Ano? Anong sample yan? Sige, go. Go, Joe. Ay, man. Meron po ba yung like any random word po na pwede ako mag-start? Ay, teka so, naman. Do, like, freestyle. Ay, sorry, super freestyle pa yan. Hindi po namin alam niya. Yan, super califragilistic. Spialidocious. Alam, kaya mo yan. Alam po. And I thank you. Sige, ano na lang. Marupok. Oh, para sa mga marupok. Game. Marupok or ganun. Yo, mga marurupok, di kayo makakaakyat sa tuktok kasi ang hirap magmahal para kang umaakyat ng bundok. Kaya nandito na kami ngayon sa Showtime. Andito na kami ngayon. Kaya mga kapamilya tayo ay aahon. And yun na po. Thank you po. Yeah! Sorry, very sorry. Balik na siya. Sige na, Joe. Balik na siya. Sige na sarili mo, Joe. Wait, yung magandang rap naman.
Joke lang. Oo. Pero grabe, mahirap yan yung mga freestyle. Ang bilis! Kailangan magkaka, ano, no, rhyme yung dulo. No? Yeah. In fairness. Oo. Kinabahan po kasi yung sa unay, kaya sabi ko, ala, kinabahan sa relevance. Sa relevance. Ano, pakinggan natin yung talagang baka may niready kang raps. Yan. Kahit yung ano lang. Kahit to. Go. Ano na lang po. Ay, yung ni-release na lang po namin, ni-release na lang po kong solo dun sa parang pre-debut po namin. Okay, sige, game. Basta game. Pwede na yung J.O. ha, basta oh, pwede oh. Na yun ha. Apa, okay. Apa. Yeah, 1, 2, 3, go! Naiwan ba kita sa kusina? Busog sa pag-ibig todo, bigay misukli pa. Baka ma-obese ka, miss ka, may kasamang kisa, wispa, baka di mo matiis, ha? Huh? Tara tayo lumipad, langit mukhang matingkad. Yun lang po. Oh, okay lang yan. Yeah. Patikim right. Lang, patikim. Sample lang. Oh, pero dito naman tayo sa choreographer ng group. Yan. Ano po ba yung tips na sinishare mo sa mga groupmates mo para mag-improve ang kanilang dancing skills? Hindi naman kami yes. Ganun ka as one na sumayaw and hindi naman kami ganun kagaling when in terms of dancing. Pero minimake sure namin and I give them parang basic na knowledge about dun sa mga dance na gagawin namin. Okay lang. So yung mga routine na basics lang like this one, puro linears lang. So, from there, yun yung pinaka-root nung choreography. So, kaya nabubuo namin yung movies. Oo, kumbaga yung foundation muna yung tinuturo mo, Yuki, parang ganun. Opo. Alright. Galing. Nice. Mm-hmm. Ito naman para kay Rads. Rads, bilang, ito yung tanong, bilang pinakabatang member ng grupo, wala bang pressure sa iyo yon yung considering na ikaw yung pinakabata sa grupo? Honestly, wala naman po kasi po parang yung feeling po parang magkaka-age lang po kami kahit medyo malayo yung age gap. Medyo. Hindi naman po iba kasi para po kami magkakapatid. Lahat po kami magkakasundo, lahat po kami iisa. Pares po kami ng attitude and lahat po kami magkakasundo. After niyang ilang lang, at least pagdating sa dulo, at least binuhat sa dulo. Sa sobrang close po namin, same na po kami ng mga sinusuot na damit. Wow! Masaya yan. Ito naman para kay Renzo naman. Paano naman nakatulong yung pagiging vlogger mo ngayong part ka na ng group? Part ka ng page? Pagdating sa ganun, nakatulong yung pag-vlog bilang para hindi na ako ganun kamahiyain. Kasi dati sobrang mahiyain ko talaga. Simula na nag-vlog ako, natuto na akong paano makihalubilo sa mga tao, ganyan. Kaya nung naging magkakasama kami is nag-click again. Galing. So I think yung pinaka-isa po dun sa nag-bloom si Renzo kasi ani Zio kasi siya more on shoes enthusiast po siya. So ayun, natutulungan niya kami sa mga shoes namin, ginagawa niya bago para po siyang walking Mr. Quickie. Galing ano, talagang all around ng grupo na ito, napakaraming talent. Oh, sapatos. Ayan, pero ito para mas lalo pa nating makilala ang members ng PHP, simulan na natin ang pinaka. Segment na ganyan dito. Oo, sasagutin niyo lang, ituturo niyo lang oo kung sino yung pinaka ha, based dun sa sasabihin naming adjective, yeah. Okay. Simulan natin. Okay. Sino ang pinaka makulit? Hala. Pinaka. Turo. Pwede rin hindi turo.
Perfecto. Nasaan po si J.O.? Oh, wala pa. Hindi ko po alam kung saan ako tuturo eh. At parang maitahimik lang siya. Oo. Alam niya siya yun. Kasi po, andyan po si ano. Andyan po kasi si Ma'am Ana eh. Kaya po nahiya po. Ay, ano naman? Hiya sa akin. Hiya daw sa'yo eh. Ang laki daw ng Christmas tree mo sa likod mo. Kaya talaga yun din. Okay, ito naman. Sino pinakamatakaw? Oy! Si Raj po. Yung bunso. Ay, oo. Growing up. Yung pinakamatakaw ba, ibig sabihin? Ay, oo daw. Yung pinakamatakaw ba, ibig sabihin siya din yung taga-ubos ng mga pag may natitirang pagkain? Hindi po, hindi po. Ito po. Yun! Iba pa na yun. Iba pa na yung intro. Okay, next. Ito, ito. Sino ang pinaka antukin? Okay po. Si Zio po. Si Zio. Oo! Ito lang po siya mga 2 seconds, humihilik na. Oh, talent yun, ha? Mahirap yun! Mahirap yun, oh. Talent po yun, talent. Sana or ka ngayon? Ito naman, sino yung pinaka pikon? Oh. Ako po. Inangamin! Inamin, oh, inamin. Grabe. Oh, eh, last na lang. Sino ang habulin ng cheeks? Ay, grabe ka, J.O., ha? Ay, ikaw na lang, J.O. Si, ano po yun? Si Kuya Luke po yung habulin talaga. Ay! Idol kasi kita, J.O., kaya ganun eh. Ay, balik-balik lang, ano. Pero ito, baka balik-balik lang. Magkapukingan lalo, nako. Simulan na natin ang pagpo-promote bago may mabuking pa dito talaga. Yeah, natin. Ayan. Guys, i-promote nyo lang yung mga, well, mga dapat i-promote. Go, go, go. Ayan. So, una po, malapit, meron pa po kami i-release na last part ng aming hashtag PHP Road to Debut. So, abangan nyo po lahat yon. Will be happening, of course, before this year end. At ang major po na mangyay, major po na gusto namin i-announce is that on December 20, kabilang po ang PHP sa mga magpo-perform together with other P-POC groups. Oy. Such as MNL48, wow. Shaboy, Star Hunt Training Academy Boys, and of course, Lily. Yay! And Baby Girl. Baby Blue. K-Tanks concert ang babait ninyo. Oy. For Gawad kanina. Yeah. Wow. Pipa Prize! Ang galing! Yeah! Nakatulong ka na may panit pa. And for our social medias, of course, follow us on Facebook. That's PHP Music. And kung gusto niyo naman kaming mas makilala pa, subscribe to our YouTube channel. Hanapin niyo lang din po, of course, PHP Music. Meron po kami mga vlogs doon kung gusto niyo pong makita yung mga adventures namin. Yeah. Or makita niyo po yung other side, aside from being performers po. Alright. Twitter. Sa Twitter, Instagram, and TikTok, PHP Music. Yay. Ayan, maybe you wanna thank your supporters. Ano po yung message yes. mo? Para shoutouts. Shoutout po sa lahat ng Pearls United. That's yun po yung tawag sa mga supporters po namin, no? Pearls po. Pearls United. So maraming Pearls salamat United. Sa walang sawang pagsuporta, walang bibitaw, malapit na. Eh, maraming salamat sa tiyaga, sa sobrang tagal na paghihintay. So finally, ito na yun. No? Maraming salamat sa inyo, mahal na mahal namin kayo. Yeah! Shoutout nga pala sa, no, sa mami ko, sa daddy ko. Thank you. Ayaw mo, siyempre. Shout out. Hi, Mama. Hi, Mama. Hi, Rosie. Yay. Dito na po kami sa showtime. Ma, I made it. Thank you very much, PHP. Thank you. Good luck, guys. Thank you. Good luck. Yeah, see you soon. See you soon. All right. Salamat. Kami uli, ha? Bye-bye! Thank you! God bless! And sayan! Kilala na natin ang PHP. Pero ito, meron pa tayong mga kasama Showtime Online. So welcome na natin ang TikTok sweetheart na si Kemri.
Yush! Hello, Kemri! Kemri, hello! Hi, Kemri! Hi, Kemri! Ayo! Hello! Hey, everyone! Hi, Showtime Onliners! Cute! Alright! Mm-hmm. Kapasahan muna tayo, Kemri. How are you? Ito mga nagdaang lockdown, yeah. How are you? Fine. What's keeping you busy? Okay lang naman. Busy, yeah. School and music. So yeah, hand in hand, juggling. Yeah. That's nice. Productive pa din, di ba? Oo. Pero syempre, we had all this time in our hands the past few months. Ano ba yung mga bagong discoveries about yourself? During the pandemic, the quarantine, it's like you're feeling that you can't go anywhere, but you're like your mind is everywhere. Parang ganun na feeling na I got to motivate myself to magbasa. It's weird kasi hindi ako masyadong nagbabasa and everything, and nakapag-bake and mas naging baking at the same time mag-workout ka, so it's like burning and then gaining. Parang ganun. True. Healing. Something like that. And then Netflix and all those kinds of like stuff. Yeah. Mm-hmm. Pero paano kaya nag-adjust sa tinatawag na new normal? Hindi naman ako masyado nag-a-adjust kasi ever since mas gugustuhin kong nasa bahay. okay. Pero, no more adjustment. Bombati pala. Konti lang. And yun lang, parati ako nasa bahay, magbabasa, nag-phone, nag-social media, yun lang. Most of the time. Oh. Pero ito, Kemri, kwentuhan mo kami. Bakit ba tinawag na TikTok sweetheart si Kemri? I don't know. I think nagsimula sa mga manok sa bahay namin. Yun yung napansin nila. Yun yung pinakauna napansin nila sa akin. Yung mga manok sa bahay namin habang kumakanta ako. Matilaok ng manok kasi, mo yan. Sumasabay. Yes. Kasi. Thank you. Sumasabay talaga. Magkabilaan sila. Nasa pintuan ako ng bahay ko. Magkabilaan sila. May manok. And dun ako nagsimulang kumanta, naka-data lang yung phone ko. Kasi mabilis yung data dun sa mismo sa labas ng bahay namin. Doon nagsimula yung pagkakanta-kanta ko, and then sumasayaw din ako sa app. Most of the time talaga, nung pandemic, napadownload ako ng TikTok. It's really because of the pandemic, napunta ako sa TikTok. Cute! Oh, ang galing ha, nito lang pandemic. Nag-start siya, oo. Pero usually, ano ba yung mga nagiging content mo sa TikTok? Super random. Nagsimula ako sa dancing, nagtry ako ng mga trends sa mga dancing trends sa TikTok, and then nag-lip sync yung mga nakakatawang mga audio, and then yun, yung singing din. Nice. Pero syempre, how does it feel na mula sa pagiging TikToker ay isa ka na ring singer at legit recording? Wow, congrats! Wow, congrats. Hindi ko inakala sarili ko na makakaabot ako sa ganitong point. Kasi before pa ng TikTok, nagsusulat na talaga ako ng kanta. Nasa YouTube ko na lahat. Wala pa akong TikTok noon. May mga kanta na akong sarili. Mm-hmm. Tapos kumakanta na din ako sa mga schools, ganyan. Tapos nung nagsimula na ako mag-TikTok, doon ko na na-plug yung YouTube ko, yung Instagram. Doon na din nila na-discover yung mga ginagawa ko. Besides doon sa app. Ayun. Nice. Grabe talaga yung TikTok, yung mga opportunities na. Yes. Grabe, nakakabigla. Nakakabigla talaga lahat. Congratulations. Congrats. Pero ito, Kemri, sino-sino yung mga music influences mo? Filipino music influences, I guess, sa pagkanta, sina Lea Salonga. Wow. Sina Moira. Mm-hmm. Yung mga international naman, more on like EDM kasi ako eh. Very salungat sa genre ko, very chill. Mm-hmm. Gusto ko naman yung mga DJs, like Rehab, ganun. Yun yung mga music influence ko. Interesting yun ha. Pero ito, isa pang interesting about Kemri, anong masasabi mo? Ito medyo nag-viral talaga to, na ikinocompare or katunog mo si Taylor Swift. Ooh!
since bata pa talaga ako, sustina ako. And may tendencies na kapag kumakanta ako sa simbahan, yung mga nakakilala sa akin, yun yung compliment nila na may something na sa boses mo na hawig kay Taylor. And then, syempre, masaya naman sa feeling na ganun yung parang tingin nila sa akin. Hanggang sa, trinay ko talaga yung video sarili ko sa TikTok. Sabi ko, ano, they would say that I kind of sound like Taylor. And then, dun na parang mas maraming tao na bigla na may hawig, konting hawig. So, yeah. Cool, ano, magkahawig ang kanilang boses. Pero ito, at lalo't fun ka pa, di ba? Yes, di ba? Iba yung feeling nun, ano. Pero ito, Kemri, let's talk about your first single impressions. What's the story behind the song naman? The story behind the song was, quarantine. Most of the time talaga kasi wala talaga akong magawa, then all I could do is read and write. So reading really is a good therapy for your, you know, sanity. Nagbasa ako ng isang libro, and then my mind went to places. It went to like the 1800s, and dun ko na bloom yung kanta, which is called Impressions. It's all about having, you know, your first impression sa tao. Pero binased ko siya doon sa first impression about sa'yo nung unang panahon. Parang ganun. Oh! Yes, unang panahon. It's like, parang iniisip ko na, what would people, you know, say something about me before, kung nung una pa ako nag-exist kaysa sa ngayon. Parang ganun. That was Impressions by Kemri. Hi, Kemri! Ito yung chance mo para imbita nating mga Showtime onliners kung saan ba masistream itong song mo. Please stream Impressions available on all digital platforms, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube Music, and a lot more. And you can also follow me on my socials, Instagram and Twitter at Kemri B. Also my Facebook page, Kemri. And my YouTube channel, Kemri B. So yeah. Alright. Ayan yung mga pasasalamatan mo. Meron ka bang gustong batiin? My dad, nasa Brunei. Hi. And my mom in Seattle. Love you. Alright, thank you very much once again, Kemri. Thank you, Kemri. God bless you, stay safe. Good luck sa single mo. Thank you so much, Kemri. Eto na guys, sa dami na nangyari ngayong 2020, marami sa ating mga kapamilya ang natutong dumiskarte. Maraming mga madlang people ang nagtayo ng maliliit na negosyo para pangdagdag kita. Pero kahit small business yan, dapat big time ang promotion. Kaya mga kapamilya, mag-advertise na sa Dash. Yes, ang ABS-CBN Dash ay ang aming digital advertising self-service hub. For as low as only 500 pesos, pwede ka nang mag-advertise sa top ABS-CBN websites. Diba? Nakakatabi na ng small business mo ang mga nagbabagang balita, mga artista, at mga trending content sa ating mga kapamilya. Kaya siguradong bida ka rito. Yes, kaya subukan nyo na. Dahil love namin kayo, meron pa kayong 100 pesos discount on your first ad. Punta lang sa advertise.abs-cbn.com at gamitin ang code na SHOWTIME. Bida ang business mo sa Dash at ABS-CBN. Wow! Ganda na na! Wow! Ang ganda, malaking tulong. Pero ito naman guys, sa mga Showtime Onliners, tayo naman magkwentuhan about naman sa week 4 ng TNT quarterfinals. Ito na ang mga update. Kaya naman last week ay pumasok na sa semifinals na Rachel Lilo at Venus Pelobello kasama si na Almira Lat, JM Yosures, Winsel May Portugal, Malangke, ang hirap ng pangalan, Mitch Primavera, at of course, si Mara Tumale. Ayan. Yes, at ngayong linggo naman ay tuloy ang bakbakan sa week 4 ng tawag na tanghalan quarterfinals. Sino kaya kina IG Paredes o Palin Paghubasan? Donna Gip, Rica Frende, Evan Enriquez, at Isaac Zamudio. Diba? Yes, ang tema ng kanilang kakantahin ay ang awiting pang greatest love o kanta iaalay nila sa kanilang mga
mahal sa buhay. Wow! Kaya naman good luck sa ating fourth batch ng quarterfinalists na maglalaban-laban ngayong linggo. Yes, sir! Good luck, everyone! At tuloy-tuloy pa rin ang ating kwentuhan at kulitan dito lamang sa pagbabalik ng Welcome! Ayan! Don't forget Showtime Onliners and sa mga Kapamilya Online viewers dyan to tweet, react, and comment using our hashtag for the day na hashtag Showtime Tunog Bihaya. Ano pang hinihintay nyo? Mag-tweet na and send us and show us some love by sending to us every chat on YouTube. Diba? Number two. Okay guys, pero trending daw tayo number 2. Maui number 2. Pinipigil lang kung tumawa kay Christoph, pero wala. Gusto ko yung ano, malinaw naman yung nakikita yung binabasa niya, pero nagpo-post pa siya talagang... Alam. Anyways, dahil masaya na tayo, tuloy na natin. Yes, ano yun? Nagkaka-rumble-rumble yung nasa utak ko, guys. Okay, sige. Dahil masaya na tayo dahil kay Christoph, umpisa na natin ang Game Na Ba You? Game Na Ba You? Meron tayong ano, reformatted game ngayong araw na to. Meron tayong 4 picks, 1 song. Ibig sabihin, kung dati 4 picks, tapos may specific na item or bagay na sasagutin, ngayon 4 picks, pero ang mabubuo natin dun sa apat na photo na yun is isang title ng kanta. Okay, so yun lang yung clue natin. Walang kahit na category, basta song title ang ating hugulaan today. At syempre, kung sino ang my lowest point for today, of course, naka-ready na ang ating lipstick na ilalagay sa ating mga lips na kung saan mag-aala Joker. Kung baga lampas-lampas yung lipstick. Sana hindi ako. Kung baga, 10 seconds lang per category or per picture. Right. Ayan. Christoph, get your pen. Game na ba kayo? No. Game na! Go! Ako, game na me. Game na ba you? Game na Burn. Kami! Yung mga onliners, mga Showtime onliners natin, ako makihula din kayo. And kung hindi naman pamalabisan yan, eh, i-message na rin kami. Ano ba to? Alam ko! Hoy, alam ko to! Hoy, ano yan? Ano yan? 3, 2, 1, pakita! Hoy! Oh my God! Ipapakita agad! Ipapakita agad! Isa lang ba? Ilis ang mga nangyayari ngayon, ba't ganon? Yes! Alam ko pa naman yung kantang yan, nakakaloka, Christina. Sinulat ko ano, bawal na gamot. Ano bawal na gamot? Okay. Next! Bawal na gamot yun, di ba? Anong bawal na gamot? Okay. Ay, nakita so, ang gamot eh. OPM. Hindi lang siya OPM. Okay, hindi siya OPM. Oh, yan ang clue natin. Ano yan? Feeling ko alam ko. Alam ko yan. Okay. Hindi ko alam. 5, 4, 3, 2, 1, go! Milkshake. Ah! My milkshake based the bus. Yes! Milkshake based the bus. Hala, Ate Ana, ikaw na po yung talo! Hala, Ate Ana, lumot ko! Next, ay, sorry. Competitive kasi ako. Pero sorry. Yeah.
No, go, go. Next. Nakakaloka. Mukhang ako pa mapapunishment nito, ah. Saluhin mo, Kristops. Saluhin mo. I can imagine you, Anna. Ay. Ano to? Alam ko to. Shucks. Ang daming alam nito si Jenny. Ay, alam ko to. Oh, alam, hindi ako sure. Hindi ako sure. Hindi ako sure masyado. Ako hindi kasi ko. Kasi dahil sa last week. Dahil sa mga baby. One, two, three, four. Poker face. Ano ba? Oh my God. Kasino baby? May isang bang kasino baby? Wala. Inano ko lang kasino tas may baby, di ba? Okay, babe! Kuya Luke! Yeah, poker face. Poker ba't face. Ba't alam nyo? Galing nyo, ah. Okay, galing nyo, ah. Mukhang naku. Kasino baby? Wala ba kasi na baby? Okay, next. Ay, kaya ko to. One point pa lang ako. Ayaw ko to, Anna. Wait lang, favorite ko to. Favorite ko lang to na game. Ay, alam ko to. Favorite namin to ni JM. JM! I love you, JM, kapatid ko. This is our favorite song. Oh my God, ano yan? Oh, naririnig ko din to kaya nakanta mo, Ja. Five. Pwede mo, no? Pwede movie yata yun. Bye, Miss American Pie. Yes, Anna. Okay, sige. Magsaya na kayo. Meron pa. Magsaya na kayo. Akala ko movie. Wala pa po, ate. Next. Kaya pa to. Kaya pa. Go, go, go. Pwede ba? Mga 3 points yata yung huli. Ay, ano to? Ano yan? Ano to? Ito yung hindi ko alam. Hindi ko to alam. Hula na lang tayo. Feeling ko, oh my God. Oh my God, wait. I know that. Feeling ko, ano lang to eh, acronym. Kaya yung first picture. Okay, game. Feeling ko tama. 5, 4, 3, 2, 1. Billie Jeans. Hugot. Goat dance. Billie Jeans, hindi ko alam. Billie Jean! Paano mo nalaman natin, Anna? Yung mahirap yung alam parang niya. Parang Billie Jean yun. Oo, alam niya yung mahirap. Oh my God, 2 points, yes. Come on. Yung sa akin, Hugot. Hugot. Christoph Hugot. Di ba kanta ni Regine yan yung... Ni Christoph, laban lang. Hugot! May pag-asa. Ay, ang dali naman yan. Ano ba yun? Ang easy? Oh my God, ano to? Hindi alam niya kaya ano! Ano? God! Ang dali-dali yan. Kaya mo yan, Nana. Okay. 5, 4, 3. 2, 1, go! Ice, baby! Ice. Tama, yeah. Tama. Yung pinakahuli yata, malaking points eh. Uy, wala nang ganon! Wala nang ganon! Malaking points. Next, para makahabol si Anna, di ba? Okay, one more pa. Para matalo si Christoph. Ayaw talaga si Christoph. Let's do this. Ano ito? Ano to? Ano yung ah, ano ito yung... kinakanta ko to eh. Ay, kinanta mo ito sa ano, sa cover mo. Ito pa yung suot ko nun. Ito pa yung suot ko nun. Yan mismo yun. Ito pa lang. Hala. 3, 2, 1. Gusto ko yung kanta mo na yun. 1, go. Living on a jet plane. Ay, mali si Christoph. Firefly lang. Wala, eh. Hindi, isa lang kasi yung Firefly, eh. Ay, mali ka. Fireflies. Baba madami para Fireflies. Isa lang yung Firefly, eh. Diba? Zombie. Next. Favorite song. Akaloka. Isa lang yung Firefly. More. Baba madami Fireflies. Nakakaloka. Ano to? Ano to? Ay, ang dali naman. Kuya, kinanta ko to. Kuya, kinanta ko din to. Yosh. Ang dali naman.
Kailangan pa ba namin humula ni Janine? Huwag na kayo sumali. Huwag na kayo sumali. Ang dali-dali nga eh. 5, 4, 3, 2, 1. Call me maybe. Hey, I just met you. It's crazy. It's crazy. But here's my number. So call me. Next. Favorite ko na itong game na to. Anong mga scores? Nakakaloka. Ako pa rin yung lowest, ha? Oh. Next. Ano ba yan? Chris naman. Sa ano na so call me. 2 minutes this na lang. This is 4-3 points. 4-3 points now. 4-3 points. Ano yung Christoph na lang to? Okay, game, game. Kaya na lang yung kali Kuya Luke. Okay, for Christoph and Anna, go! Kinakabahan ako. For 3 points. Seryoso ba ito? For 3 points? Sige, oo, para manalo kapag ano. Pag, ako talaga sisi. So, walang manalo. Pero isi-save ko pa din si Anna. Oh my God, what's this? I know that. Seryoso ba? Yes, ay, sir. Sagot. Ang dali niya. PM ko sa'yo, Anna. PM ko sa'yo, Anna. Oh my God. Nanalo ko. Anna, Bible ko sa'yo. Pag nanalo ko, isi-save ko si Anna. Oo. Wait, na feeling ko alam ko, guys. Pero hindi pa rin ako sure. Yeah, 3, 2, 1. Show your answer. Candy shop. Show me how to hashtag. Candy shop. Candy shop. It's candy shop. It's candy shop. Candy shop. 50 seconds, guys. Ako pa rin talo, no? Ako pa rin. Ako pa rin. Ako pa din ang talo. Congratulations, Ate Anna! Nilaban ka talaga namin, Anna. Nilaban na ba? Congratulations, Ate Anna! Nilaban talaga namin. Magbabalik kami dito lamang sa Showtime! Dito lamang sa Showtime! Online! Mukha akong angry vibes. Ayaw mo tumawa, lumalaki lalo yung bibig ko. Ano, parang walang pinagbago. Grabe ka sa akin, look. pero guys, Showtime Onliners, alam naman natin lahat na hindi loser si Kristo. Yes. Pero dinamayan niya pa rin. Dinamayan niya ako. Nakaka-touch ka talaga, Kristo. Mahal ko kasi itong... mahal ko yung si Anna. Kaya naman guys, mag-tweet wow. na, mag-react at comment using the hashtag Showtime to Noob Biyaya. I-tweet nyo na, guys. Oo. Tama. Come on. Okay. Ituloy na natin yan, guys. Ituloy na natin. Parang nadidistract ka sa mga lapi na. Meluka. Natutulala talaga ako. Kaya mga Showtime All. Ay, taga lang. Happy birthday muna kay Khalil Garcia. Khalil Garcia. Happy birthday! Happy birthday, Khalil! Happy birthday! And dahil dyan, guys, continue to show your love and support sa amin. Mag-send na ng stars sa Facebook and of course, Super Chats on YouTube. Yes, at dahil dyan, nasimula na nga natin ang Celebrities. Woo! First tweet. Kainang tweet ba to? Ang cute! Ang cute naman. Grabe! Sobrang, oh my God, sobrang Xerox copy. Ang cute ni Dalia. Sobrang magkamukha. Cutie! Ang cute. So, alam mo, by the shape of the face, parang alam and mo na magiging future niya, no? Lahat, ni Dalia. Cute. Pretty girl. Mm-hmm. Ano na yan? For sure, paglaki niyan, super pretty din yan. Diba? Kayo guys, may favorite baby tech ba kayo? Wala, hindi diba? Ako ganyan. Hindi ganyan yung itsura ko. Kaya hindi ko papakita. Ano yan? Ako may baby picture ako. Talaga? Hindi kami interesado, Kristo. Okay na yun. Si Yorme. Si Yorme talaga. Unforgettable. Si Yorme. Wala na, may-miss ko na si Yorme. Oo, cute-cute yun. Ang kulit yun. Na. Unforgettable baby pic daw. Next week. Next na. What? Uy, ito yung grabe. Grabe talaga. Ay, napanood ko yan! Sabi ni Anne, you make me so kilig. Can't wait for Studio 2054.
cute. Fangirl dream come true. Ikaw pa naman, ma-interview mo yung, di ba, idol mo o yung talagang hinahangaan mo, Diyos ko. Baka kung ako mahihimatay ako. Buti nga si Anne kinaya, no? Kinaya. Pero kita mo ba yung ano niya? Yung pagkakilig niya, no? Hindi siya, oo, natago niya. Pero kayo guys, kumain kayong idol na gusto niyong ma-interview. Sino yon? Yung dream idol niyo na ma-interview niyo? O kasi international, sobrang love ko talaga Beyonce eh. So, ay, oh, alam naman, mo yun. Totoo. So, kaya nga sabi ko, mahihimatay siguro ako pagka yun ang na-interview ko. Ano? Ano una mong itatanong Ana sa kanya? Just in case. Tatanungin ko, oh my God, how's life? Wow, how's life? Ikaw, Christoph. Ano, kahit sino sa Avengers? Avengers! Totoo. Kahit sino doon. Ako, hindi. Si Groot daw. Pwede. Sa ano? Si Groot. Steven Diesel yun, di ba? Yung boses ni Groot. Ah, yung boses. Ano, ako siguro, kung international, number one talaga si Dodie. Ano siya? Basta, Dorothy yung pangalan niya. Dodie, a famous musician. Kasi siya talaga yung nag-influence sa akin. Sa almost everything. So, si Dodie. Ang saya, no? Oh. Pero baka di natin kayanin, no? Pagka... Ah. Baka matulala lang tayo. Feeling ko maiiyak ako. Matulala ako. Ako ano talaga yun. Maiiyak ako for sure. Or si Lady Gaga. Kasi sobrang idol ko din siya. Ay, talaga? Sobra po. Sobra. Oh, galing-galing din. Lalo ni... Lalo na lately, grabe. Oo, pinanood ko nga yung movie. Pinanood ko nga yung movie niya, naiyak na ako. Tapos alam niyo ba, Mars, yung ano, nagkwentuhan. Han? Yung kape, na yung Kuya kape. Kuya Luke, what about you? Kuya Luke po. Look. Ako, pinaka, hindi na sa pinaka-idol, pero yung gusto ko may interview si Ryan Reynolds. Hey! Oh! Idol ko din yun sa Deadpool! Yeah, tapos may bago siyang movie na interesting din. Kasi gusto ko yung ano, napaka-witty niyang magpatawa. Kaya, peg ko din yan. So, siya yung isa sa gusto ko may interview. Tsaka, piling ko mga malikintan, baka ako yung tanongin ng tanongin. Ganon. Ryan Reynolds. Okay. Next. Next naman. Ay, hindi ko pa ito. Dream come back. With dream meeting men. Grabe yan. Maka-fresh kasi yan ni Ann. Totoo, no? As in. Si Gong Yu at saka si Pak Bogum. Dick ko. Wala po. Oo. Ayan. Si Kuya Kim. Pwede, oh. Si Gong Yu, habig niya. Ayan, meron pa ba tayong tweet dyan? Next tweets. Ayan. Let us all come together in raising our voices for children's rights and reimagining a better world. Ayan. Yeah, hashtag yes. Forever Child. Oh, si Ambassador si Ann ng UNICEF. Diba? Wow. Alongside with Chi Won Choi, Sir Gary V, at saka sino yung isa pa? Si Miss Daphne. Yun. Mm-hmm. Ayan. Nakakatuwa. May mga ganyang works din on the side si ate. Ano no? Nakaka-inspire. Totoo. That's nice. Mm-hmm. Okay, next tweet. Next. Given a chance, eh, anong charity ang susupport nyo? Ang cute ng labi niya. May tinistrack pa din ako eh. Ang cute! Cute eh! Oo. Ang cute niya. Ang cute! I do believe in fairies. Ayan, another one. So touching. Ay! Nakakaaliw to. Oo! Grabe yung Christmas advert. Ito yung sa Disney, di ba? Yes. Disney UK. Sobrang gundo. Oh, grabe. Nakakilabot. Filipino culture. Ayan o, being in evacuation centers. Being in evacuation centers can take a toll on children. That's why it is important to give children a safe space. Aside from the emergency life-saving supplies, UNICEF also provides a school-in-a-box kits and tents for safe, child-friendly spaces. Grabe, to Albay ang delivery. Yeah. Remember kasi sobrang na-hit sila ng typhoon last time. Oo. Ayan. Ang dami na rin talagang mga natutulungan, ano. True. Alright. Next. Ay, oh my God! Baby Gertes! Awig niya si Zephanie! I mean, awig ni Zephanie si ano ba? Si Ate Ann dito.
Love it. Yeah. Ang cute, no? Picturean ko talaga. Oh my gosh. Wala na. Iko-close na. Iko-close wala na. Na. Wala. Close na. Ayan. Picturean mo. Send mo to. Oo. Wow. This crush ka ng son ko. Ay, what crush. A little cutie pie. Nandun kasi sa box ng ini-endorse na electric fan si Ann. Si Ann. Ang cute. Oh, ayan. Grabe. Celebrity. Dan na daw yung tweet. So. Oh, okay. Gusto ko yung sinabi mo talaga sa amin. Ang alam ko si Ate Ann din yung isa sa pinaka-followed na Filipina personalities sa Twitter. Yes, parang sa top 100 magkakasama sila ni Kim Chiu nila, nila ganda. Diba? Angel of Sin. Ganyan. Ayan. Sinafollow siya kasi yung mga... Asia's most influential. Congrats! Ang cute mo dyan, Anna. Paano yun? Ano? Yung ganun, Asia's most influential. Asia's most influential. Yeah. Alam mo, pag binomove mo yung lips mo, nagiging star siya somehow. Uh-oh. Paano yun? Most influential. Pag ginaman siya, sabi, inuuto mo na ako. Inuuto mo na ako. Ikaw nga, Christoph, paano? Sige paano, nga. Christoph? Sige, patingin, patingin. Hindi. 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 Patingin, patingin. Dali. Asia's most influential. Oh. Pero sa kanya iba. Dinitipid. Asia's most influential. Oh. Wala. Oh, ano, ano? Inulit. Isa pa, inulit, inulit. Ulit pa nga eh, ulit pa nga eh. Oh, ano? Tama na. Nagagalit na siya. Nakakaloka. Napi ko na, no? Hindi, joke lang. Tama na? Ito kasi si Kristo. Ayaw nga. Galit. Ito na, baka kung saan pamapunta itong pang pagbibiro na ito ni Kristo. Tuloy-tuloy lang ang tambay at good vibes mo connect namin dito sa... Showtime online. Nakatutok pa rin dito lamang sa Showtime online. Madaming langaw dito eh. Oh, madaming langaw. Oh. And then I'm to, yeah, send your comments, reactions, and tweets. Give me the nating official hashtag for today na hashtag Showtime Tunogbiyaya. Yes, Tunogbiyaya. At syempre, nako, wag rin kalimutan mag-send ng stars on Facebook and super chats tayo on YouTube. Yes. Pero eto na, huwag na natin patagalin pa. Favorite segment ng lahat except sa akin. Me, my let's go! Basta hindi daw dito. Hindi hugot favorite ni Janine yan. Okay, first post. Okay, ano yan? Baka hugutan na naman to, ha? Let me see that. Let me see that. Akala ko dati, bawang inuuna. Sarili pala daw. Ayan, hugot na Janine, ha? Kainis. Pero totoo, pag nagluluto, yan talaga inuuna. Hindi ba pwedeng onion? Kailangan ba yan talaga? Ako, personally, onion yung inuuna ko. Talaga? Kasi ako, pag hindi ako nag-onion. Hindi ka nagluluto eh. Pag nasunog kasi yung... Pero yung ano lang yung powder. Guys, una daw ang oil. Oo, oil man. Muna. May point. Kasi pag nasunog yung, una ang kawali. Yung bawang ano. Ay! Sorry, buksan ang gas, yun ang una. Ang gas. Gas na, lang. Di ba patalo talaga, no? Pero una ang sarili. Okay. Yung sarili talaga dapat. Oh. Okay, next me. Huwag kang titigil umutang hanggat di ka nahuhulong. Wow! What is the thanks? Nako. Ay. Ano ba? Meron na bang huli? Meron na bang kulong ang utang? Di ba wala pa rin naman? Hanggang wala pa. Feeling ko soon. Pag may contract, di ba may utang? Ay, may kulong pag may contract. Oo. Ano yan? Ano ba yan? Ba't nasa cake? Panregal mo sa kaibigan mo? Just a reminder, friend. Pwede, pwede. Bayad-bayad ka, girl. Ganon. Kasi naman yung mga umuutang, dapat naman kasi hindi na nire-remind. Kayo na yung nagkukusa. Tapos yung mga nangungutang, pag sinin yan, sila pa yung galit. Shoutout nga pala kay ano. Hello!
Bakit galit na galit? Ala. Galit na galit. Shout out. I'm saying it in a nice way. Shout out kay ano. Oh, nice way talaga. Okay, next. Next me. Okay, next. Pwede ga ang sauce. Pwede ga ang sauce sa Xmas party ay spaghetti. Pansit yata alam ko. Tanong mo din. Okay, ma'am. Ah, sige. Baka ang sagot ng ma'am ay palabok ang suot. Spaghetti kasi na spaghetti strap. Oo. Kakaloka. Hindi kasi pagkain. Di mo binabasa yung message ng kaibigan mo. Masarap mo ng maayos. Palabong pansit strap, spaghetti strap lang. Ay, palabok. Apakagaling. Pansit strap. And speaking of, kanina may gusto batiin si Christo. Gusto kang batiin yung friend ko dito sa Batangas na si Sir Noel Silang. Hi, sir. May utang siya sa'yo? Hi, sir. Ay, hindi, utang. Hindi. May utang. Usapan kasi kanina utang. Uh-oh. Ako naman, gusto ko mag-belated happy birthday kay Ate Davina. Birthday niya kahapon. Happy birthday. Ayan. At sa lahat ng nagbo-birthday ngayon. Happy birthday sa inyo. Happy birthday ko. Ah! Pre, alam ko di mo na kaya, huwag kang susuko. Ano to? Maloob mo. Ha? Sama. Banana mo, maloob mo. Saging maloob mo? Ano ba? Hindi man sabay yan eh. Ano ba? Pre, alam ko di mo na kaya, huwag kang susuko. Suko. Banana mo, love. Loob mo. Saging naman, mo, loob mo. Saging mo, loob mo. Ah, sapa mo. Piling, lakatan mo, loob mo. Piling mo, o lakatan mo. O lakatan mo, loob mo. Pwede. Okay. Ang dami ng isang. Kaya ayoko itong segment na ito eh. Ayoko kasi masakit sa ulo. Okay, lakatan mo, loob mo, friend. Sometimes a simple kiss can change your life. Yes, it will change your life forever. And kiss never. Oh my God. Kiss pa more. Sana all may nagkikiss, di ba? Kiss ayan. Pa. Tugot ka naman doon, Christo. Kiss pa more. Agad, Christo. Mm-hmm. Kiss pa more. Okay, next meme. Flying kiss lang muna. Mm-hmm. Ano yan? Ano po title? Ready or not? Ready na po. Ano title? Title. Ready or not? Ang kulit na, no? Yung mga friend mo talagang ano. Po, nakakalog. Ano parang yung, ano yung meaning ng IDK? I don't know. Oh, diba? Ha? Hindi mo alam? Hindi mo ginagamit? I don't know. Nakakalog. IDK nga. Napakagaling. Ayan. This Christmas, ang gift ko sa mga inaanak ko ay wisdom to know that material things are not important. Oo, totoo. Alam nyo na, mga inaanak. True. Okay. Ganyan talaga true. Dapat eh. Alam nyo, dapat hindi niya. Yan ang pagtutuunan ng pansin. Hindi material. Oo. Pwede pa sa Viber ng meme na yan. Oo. Alam na lang yan talaga. Di na bibili yan eh. Mm-hmm. Pero hindi niya na pwede magamit yung excuse na yan. Next Mina. Year. Hindi naman yung excuse. Yan. I-post na natin yan kasi ilang araw na lang, Pasko na. So at least advance na ano na sila. Oo. Pero maganda yun, oo. Oo, diba? Oo, ayan, inaanak, alam nyo na. Di yun nabibili, oo. Mag-usap na lang tayo, tatawagan ko kayo para makipakita ko sa inyo yung concern ko sa inyo. Ako, totoong concern talaga sa mga inaanak ko. Advice bakit? Talaga, dapat advice, pagmamahal, ganyan yun. Oy, may pahabol, no? Oo, no? No? Ano ba yan? Ang inaanak mo sa mga sinasabi mo, tinaasa ka ng ano. Ano ba yan? Miss Faye, sa'yo ko lang sinendyan, Miss Faye, ah. Di ko alam na lalabas na ganyan. Wala kang magagawa. Sinabot tayo ka, Christo. Miss Faye Eranzo. Oo. Pero dahil dyan, guys, tuloy lang ang tawanan at kwentuhan sa pagbabalik namin dito lamang sa Showtime Online U. Kayo ay nakatambay pa rin dito sa Showtime Online! Yes! Yes! At syempre, nako mga Showtime Onliners. Ayan, tweet lang ng tweet, react lang ng react, at comment lang ng comment. Syempre, comment ating official hashtag for today, #ShowtimeTunogBiyaya. Biyaya!
Yes, yes, yes. And syempre, don't forget to send us stars on Facebook and super chats on YouTube if you guys are enjoying. Mm-hmm. Yes, sir. Yes, yes. At eto na nga. Nako, ayan, Christoph, ha? Christoph, take it away. Christoph, yes. Christoph. Mga kapamilya, sa pagdaan ng mga nakaraang bagyo, marami sa ating mga kababayan ang muling naapektuhan. Kaya iniimbitahan po namin kayo na suportahan ang Sagip Kapamilya's tulong-tulong sa pag-ahon para sa ating mga kapamilya na nasalanta ng bagyo. Tama. At maaaring mag-donate ng kahit anong amount sa ating mga Sagip Kapamilya accounts or through scanning the GCash and PayMaya QR codes na naka-flash sa inyong mga screens. Yes, and pwede rin po tayong magbigay ng pagkain, hygiene kits, at mga gamit tulad ng mga bagong blankets at iba pa. Opo, para sa detalye for donations in kind, maaari po tayong tumawag sa numero naka-flash sa inyong mga screen. Kaya sana matulungan natin ang ating mga kapamilya na mabigyan ng pag-asa at liwanag ngayong darating na Pasko. Tama! Pero ito naman mga Showtime Onliners, get the limited edition Ikaw ang Liwanag at Ligaya from our partner, Shirts and Prints for the shirt and mask from Instamug. Yes, and make sure to get the official merchandise from our licensed partners. Spread the light, enjoy this Christmas mga kapamilya! Woohoo! Yay! Ito mga Showtime Onliners, hindi lang sa Facebook at YouTube nyo mapapanood ang It's Showtime dahil pwede nyo rin kang mapanood sa Kumu. I-follow lang ang official Kumu account namin na at It's Showtime na. Aha, aha. O kaya naman ay bisitahin ang app.kumu.ph/itsshowtime na para maka-join kayo sa happiness and good vibes sa Showtime Online Kumu Universe. Sama all! Sama all! And dito nga, mapapasama all. Ay, la. Tayo. Kaya dyan mga Showtime Onliners, ano ba mga favorite na Christmas songs sa pinapakinggan nyo, diba? I-comment nyo na yan. Mag-comment lang kayo. Ayan. Okay. Yes. Kayo ba? Pareto guys, in-invite kayo. Kayo Christmas songs? Ano yun? May mga Christmas may mga songs? Favorite Christmas songs ba kayo? Ako yung kay Sir Jose Marichan. Ay, oo, no. Totoo. Ako talaga, Paskong-Pasko na talaga. True. Ayan. And go look. Sample daw. Sample. Sample daw muna. Boys, sample agad, ano? I remember the chat, but I don't remember the feelings anymore. Ay, iba ba yan? Ano di ba yun, Christo? Ayaw na, tinatuloy. Okay. Ayan, guys. Ako, baka may mga ipopromote din kayo, ha? Yes, basta ako, guys. Bigo Live lang. ID ko is Lookouts. Follow nyo po ako dun. Yung Lookouts, L-U-K-E po yung look dun. Lookouts. Follow nyo ako. Instagram account ko, follow nyo. Like ka. Yes. Ako po, Anna Ramsey, sa lahat ng mga social media accounts ko. And subscribe kayo sa YouTube channel ko. Mag-upload ako ng song cover ng Christmas song. Ayan. Thank you, guys. Yes, kayo. Yes. Ako naman po, kasali din po ako sa ABS-CBN Christmas Special KTNX. Ang babait ninyo on December 20. And asap natin to. Showtime lagi po. And ano pa ba? Kinigandog! 11th edition, please stream. Bulalakaw by yours truly. Hoy, excited ako dyan. At ako naman po, may YouTube channel ako. Ayan, bagong-bago, mainit-init pa. Christoph Garcia. At sa akin TikTok, Christoph_Garcia. Sa lahat po ng social media platform, Christoph_Garcia. Ayan, salamat po. Ay, mamaya pala, Kumu 10 PM. Kita-kita tayo. Session A with yours truly. Thank you, guys. Yun, sige, kita-kita tayo dyan. Mm-hmm. Ito na nga, guys. Maraming salamat sa pagtutok at pakipagsaya sa amin. See you ulit bukas sa pinakamasayang online tambayan sa buong universe. Na para sa you. At lalong-lalo na para sa inyo. It's Showtime! Showtime! Yay!